Hello po sa inyong lahat, mga kapatid sa mananampalataya. Ngayon po ay araw ng Sabat na pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon Diyos na ating pong pagtutulayan ang ating pong banal na kasulatan. Ang ating pong binasa ay mula po sa aklat ng mga awit, kapitulo 2, ang pamagat po nito, ang paghahari na pinahiran ng Panginoon. Bakit ang mga bansa ay nagugulo at ang mga bayan ay nag-aakala na walang kabuluhang bagay? Noong pala po na ilaharing kapit, ganun din po yung nangyayari. Yung nangyayari sa kanilang panahon, magulo daw po yung mga tao. Maaaring sa iba't ibang prinsipyo, iba't ibang uri ng mga pananampalataya na ayaw magkasundo-sundo, na ayaw magkaisa. Ganun din po sa gobyerno na marami pong nangyayari mga anomalya. At sa ating panahon ngayon ay siya rin pong nangyayari. Kaya po tama po ang sinasabi po ng ating pastor na noong panahon nila nangyayari po yung mga bagay na ito at pagdating po natin sa ating kapanahunan ay muli po itong nangyayari. Kaya nga po lagi sinasabi niya, history repeat itself. Yun po. Kaya nga po, bakit ang mga bansa ay nagugulo? Bakit nga po ba nagulong-gulo na yung ating pong bansa? At hindi lamang po dito sa ating bansa. Buong mundo na po ito. Sa ating pong nakita, dahil po ito sa mga namumuno. Sa namumuno sa lahat po ng mga bansa. Sila po ang tunay na naaway ng mga tao at tunay na gumagawa ng panggugulo sa lahat po ng mga tao. Asensya na po, lalo-lalo na po sa mga namumuno. Bakit po ba? Dahil po sa paggawa ninyo ng mga walang kabuluhang batas. Tanda niyo po lahat, may ginawa na pong batas ang Diyos na siya po natin dapat sundin. Dahil ito po ang pungkatungkulan natin lahat ng mga tao, ang sumunod sa mga batas, sa utos, mga kautosan po ang ating pong Panginoong Diyos. Ano po ba itong mga batas na to ng Diyos na dapat po natin sundin at dapat sundin ng lahat ng mga tao, hindi lamang po dito sa buong Pilipinas, kundi ng buong mundo. Eko po, ang anyang sampung utos. Yan po, original po yan. Yan po ang original na order ng Panginoon. Kaya po yan, ginagawa ninyong New World Order na yan. Sa inyo na lang po yan, hindi kami susunod yan. Dahil may batas na po kami sinusunod. At walang pinakamataas na uri ng batas. Lalahat pa na po ang buong mundo at buong Pilipinas. Ito po ang pinakamataas na uri ng batas na dapat sundin ng lahat ng mga tao. Yun po ay walang iba kundi ang kanyang sampung utos. Kaya nga po nagkakaroon ng mga kaguluhan dahil po sa mga batas-batas na yan. Lalo-lalo na po yung ginawa ng gobyerno na 1622. Ano ba? 5622 po ba yan? 1869? Alam niyo po ba na kapag kayo may naging batas na at gumagana na, tandaan niyo po, matinding kahirapan po ang mangyayari sa taong bayan. Dahil lahat ng karapatan ng mga tao ay nasigil na. Yung po nga pupunang agila, kakapit na po yan sa mga leeg natin. Hindi na po tayo makakahinga. Bayan ang ilus natin, bawat galaw natin, lahat po yan ay hawak-hawak po nila. At lalo-lalo na po yung mga mayaman. Tandaan niyo po yung mangyayari na yan. Matinding kahirapan at kapitahan po ang dadanasin natin ng mga tao. Kaya po sana po sa lahat po ng mga tao na kikinig na ayaw ka rin gumising sa kabila ng patuloy po natin na pagkalampak sa lahat po ng mga tao na natutulog,
dahil hindi po ang araw ng inyong kasagunaan. Dahil sa hindi ninyo pag-gising na yan, kaya nga po sabi natin po, Panginoon, gumising na rin po tayo at umamon. Na dapat po ay makilala na, lalong-lalo na po sa ating mga nandirito na mga tunay na kakaalam ng katotohanan. Ipaalam po natin sa lahat po ng mga tao ang aliwalagan, ang mga katotohanan na ating pong nakikuha natin dito sa pari ng langit. Lumiwanag na ngayon ang inyong mga ilaw sa harap ng mga tao at makita nila ang ating mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang ating naman nasa langit. At ito po nga sinasabi dito kung bakit po nagkakaroon po ng mga kaguluhan sa ating pong bansa. Iyan po kasi mga ginagawa ng mga baksin-baksin na yan. Wala pong kaguluhan yan sa harap ng dakilang ama. Kaya ako po, ang vaccine ko, yung umupo ng Panginoong Jesucristo ang nakabaksin sa akin. Kaya po yung mga vaccine na yan, sa inyo na lang yan. Wala akong kakailan sa vaccine na yan. Dugo po ng Panginoong Jesucristo ang nakabaksin sa katawan ko. Kaya po ang mga dugo ko, healthy. Kaya po yung sa mga nabaksinan, magtungkap po kayo ng Red Cross. Yung Red Cross ang magsasabi sa inyo kung anong klaseng dugo meron pa kayo. Pasensya na po. Kailangan nyo po itong malaman. Pero sa lahat po ng mga nabaksinan, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Dahil sabi po natin po Panginoon Diyos, ang tatawag sa Panginoon ang siyang maliligtas. At sabi naman po ni Propeta Amos, dito po sa aklat ng Amos, Kapitulo 5, talatang 4. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sambahayan ng Israel, hanapin niyo ako at kayo'y makabubuhay. So yun po pala, huwag po kayo patakot. Alam niyo po, meron po isa po kami nga, yung dati pupunta rito na asawa po ni Ma'am Melinda Garcia, nag-message po siya sa akin kagabi na siya daw po yung nalaginip at talaga daw po nakakatakot at hindi po yan na siya makatulog sa grabe na takot ng panaginip niya. Dahil yung daw po sa lugar nila ay nag-alam daw po yung mga patay. At yung daw po mga kabaong talaga ang dami. Kaya daw tinanong ko po kanina sa ating pong pastor, parang isa po yun sa senyales na ito po yung mangyayari na marami po talagang tao mamamatay. Nakalagay din po yan sa banal na kasulatan sa aklat po ng Zacarias. Na sabi po dito, masahin na po natin, Zacarias, Kapitulo 13, talatang 8. At mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay, ngunit ang ikatlo ay may iwan. Maaaring ito po sinasabi ng ikatlo na ito, ito po yung mga tao naniniwala at nagtitiwala sa Panginoon. Kaya po sa lahat po ng mga nabakunahan na huwag po kayo mawala ng pag-asa. Sinasabi po kasi na mga gumawa ng vaksin na yun daw po buhay ng mga tao na vaksin na 2 to 3 years na lang daw po. Ang maximum of 5 years. Kaya po habang may panahon pa, habang may oras pa, hanapin na po natin ang Diyos. Hanapin po natin kung saan siya po, kung saan po siya nananahan. Dahil sabi nga po ng mga propeta, nagsalita, hanapin na daw po natin ang Diyos bago dumating sa atin ang mabangis na galit ng Panginoon. Actually, lahat naman po tayo ng mga tao ay mamamatay. Darating po yung panahon na lilisanin po natin ang daigdig, ang sanlibutan ito. Dahil hindi po ito yung tunay natin ang tahanan. Kaya nga po sabi po ng ating Panginoon sa Kristo sa aklat po ng San Juan, Kapitulo 14, talatang 1, marami po tayong tahanan ang ihanda ng Panginoon doon. Sabi po niya, huwag lumihana ng inyong puso, magsisamparataya kayo sa Diyos, magsisamparataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kung di gawin ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang maghanda ko kayo ng dakong alalagyan.
at kung ako'y bumarapon at kayo'y maipaghanda ng alalagyan ay muling maririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa ating sarili upang kung saan ako naroon kayo naman ay dumuon. So yun po pala, kahit na po lumisan tayo dito sa daigdig ay meron nakahandang tahanan na ihanda na sa atin ng ating po Panginoon. Ito po yung mga taong yung mga taong naghanap sa Kanya at umibig sa Kanya at yung mga taong na gumanap ng Kanya mga utos. Yung mga tumutukat ng Kanya mga utos dahil sabi ko na Panginoon ang siyang gumagawa at tumutukat ng aking mga utos ang siyang umibig sa akin. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya lalo-lalo na po sa mga napakadahan na huwag po tayong mawala ng pag-asa. Nasa Diyos na lang po ang ating pag-asa. Siya na lamang po ang ating lapitan. Siya na lamang po ang ating hanapin. Sabi nga po ng ating Panginoon na tanging sa Diyos lamang. Yung mga kanta po yan ay buti-buti ng Panginoon. Totoo po yan. Mabuti po ang Panginoon sa mga tao kong itibig at tumutupad ng kanya mga utos. Hello. At sabi pa nga po, sa kanta, sa Diyos lamang, pag-ibig na walang hanggan. Doon lang po natin ito makakatuan. Kaya nga po sa inyo, huwag na po kayong magpabaksin. Sa mga hindi pa po, isa lang po yung ating buhay. Ang dugo na lang po ng ating pong Panginoon sa Kristo, i-vaccine natin sa ating pong mga sarili. Dahil yung vaccine po na dugo ng ating Panginoon ang nasa ating katawan, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At wala po tayo magiging kapahamakan dahil ipinangako po niya sa aklat ko ng Juan Capitulo 3, talatang 16. Yun po yung dahil na po tayo, mahal po talaga tayo ng Panginoon. Pero kailangan din po, mahalin po rin ang Panginoon. Kaya po ang sinasabi po ni Propeta Moses, igalang po natin ang Panginoon. Ito po yung kanyang pinapayo sa aklat po ng Deuteronomio, Kapitulo 10 at talatang 12. Ito po ay para po sa lahat po ng mga tao na lalo-lalo na po sa mga namakunahan na ito po yung mga dapat po natin gawin upang tayo po ang magkaroon ng kaligtasan hindi lamang po sa ating mga pisikal na pangatawan kundi na rin po sa ating po mga kaluluwa kung sakali po ay talagang wala na po pag-asa na tayo maligtas pa. Pero yung kaluluwa po natin ay magkakaroon po ng pag-asa na maligtas. Sabi nga po ni Propeta Moses, ipinapayo ang paggalang sa Panginoon. At ngayon, Israel po nakalagay dito, pero sa mga atin po na mga nagbabasa ng banal na kasulatan at mga nakakarinig, tayo po ang kinakausap ng Panginoon Diyos dito. Kaya ito ibabasahin po natin, at ngayon, Pilipinas, sa mga Pilipino, sa buong Pilipinas at sa buong kalupaan ng bansang Pilipinas. Ano ang hinihingi sa'yo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanya mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo. Bakit po ba kailangan natin magkaroon ng takot sa Panginoon? Unang-una po, sabi po ni Hans Solomon, ang takot daw po sa Diyos ay panimula ng karunungan. Dahil kung meron ka pong takot sa Diyos, gagawa ka pa lang ng kasalanan kung nasa puso at isipan mo po ang kanya mga utos at ang pagmamahal mo sa Diyos, hindi mo na po gagawin ang kasalanan na gusto mong gawin. Magkakaroon ka po ng pangalawa na pag-isip na po baka magalit sa akin ng Diyos. Hindi na lang, huwag na lang. So yun po yung mga bagay-bagay na may iwasan na po natin magkaroon pa ng pagkakamali kung tayo po meron itong takot sa Diyos. At sa lahat po ng mga taong gumagawa ng kasalanan, na sabi nga po ay talaga mga lumalabag at mga suway sa kautusan po ng ating Panginoong Diyos. Ay meron po mga nakasapi sa kanila.
sila ang nakasabi po sa kanila ay si Satanas. Asensya na po. Ulit po natin, nagalapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na minuto sa iyo. Paaray ko sa iyong ikabubuti. Kaya po pala yung paggalam at pag-ibig sa Diyos, makabututi po pala ito sa tao. Bakit? Kasi po, gagawin po natin ito na sabi nga, inutos din po ito kasi ng ating pong Panginoon. Naibigin natin ang ating Panginoon, ang buong puso mo at ang buong kalbo mo. Kasi po, ito po talaga ang buong katungkulan natin lahat ng mga tao dahil nilang po, niya tayo. Bilang tayo at kanyang mga anak at nilalang niya, katungkulan po natin na sumunod sa kanyang mga utos, katungkulan po natin na paglingkuran siya lumalang sa atin, na Diyos na lumalang sa atin, na kung hindi po natin yung gagawin. Kaya nga po itong nangyayari sa atin, na ang Diyos po talaga yung galit na sa sangkatauhan. Kaya lamang po, natataka po ako bakit po napakarami po mangaral. Milyong-milyong tao na po ang mga mangaral sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Pero bakit daw po patuloy na nagagalit po ang Diyos, hindi niyo po manapag-isipan yan. Salamat po ng mga nakikinig po sa akin sa iba't ibang panig ng daigdig. Hindi niyo po manaisip yan na sa milyong-milyong mga pare, sa milyong-milyong mga mangaral sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Bakit patuloy ang galit ng Diyos? Bakit patuloy ang mga sumpa at arusahan na ipinubuhos niya sa sangkalupahan? Hindi niyo po ba yung nakamisipan? Nalaman sana na napahinuhod na po natin ang ating kong dakilang Ama. Alam niyo po ba kung bakit? Marami po kasing mga tao ang gusto lamang po nila, lalong-lalo na po, pasensya na po, yung mga nagtayo ang mga relihiyon, isa lamang po ang hangad nila, nais nila sa mga tao. Yung buhay ang pagkakita nila ang kanilang mga miyembro. Pero pagkatapos po na pagkakita nila yung kanilang mga miyembro, ang kanilang mga miyembro ay may mga sakit, may mga karamdaman, bahala ka na sa buhay mo. Pumunta ka po sa pinakamagaling na doktor, pinakamagaling na ospital doon ka. Pero po sa mga tunay na lingkod ng Diyos, hindi niyo na po kailangan pumunta ng mga doktor. Hindi niyo na kailangan pumunta sa napakagagandang ospital. Dahil po yung Diyos po mismo ang manggagamot sa inyo. At yung po mga taong kanya mga ginagamit, alam niyo po ba na ang Diyos, talaga mahal po kayo ng Diyos. Kaya naman po, gumagamit po sila ng mga tao ngayon na pagtitiwala niyo po yung mga tao ginagamit na sa kapanahon natin at yung mga nagpapahayo po ng mga katotohanan, mabuhay po kayo. Kila Captain Ray Valeros, Tatay Eduardo Miranda, mabuhay po kayo. Kay Miss Lynn Aglo, lalo-lalo na po sa mga attorney na mga lumalaban na rin po para sa katotohanan. Sila po yung mga espiritu ng katotohanan na ipinagkaloob po ng ating po Panginoong Diyos upang mamulat na po ang sangkatauhan sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Kasama na po dyan si Pao Chief Persida Acosta. Mabuhay po kayo, magalang-galang na Pao Chief Persida Acosta. Mabuhay po kayo. Isa po kayo sa ginagamit ng ating po Panginoong Diyos upang imulat sa katotohanan ang lahat po ng mga tao. At sa lahat po ng mga tao na patuloy at patuloy na nagmumulat sa taong bayan, na ito pong ginagawa po namin na pagmumulat sa taong bayan bilang itong pagmamahal, pagmamalasakit po sa inyo na huwag po sana kayong mapahamak sa ginagawa po ng ating kong gobyerno. Alam naman po nila na yung ginagawa nila ay sa pagkapahamak po ng ating kong sambayan ng mga kababayan. Hindi po ako naniniwala, hindi po nila alam yan. Pasensya na po, pero kailangan na po talaga ninyo kong malaman yung mga katotohanan na yan.
Sabi nga po ni Apostol San Pablo, eto po, magbabasa po tayo. Dahil ang tunay na po nating kaaway dito ay ang aking mga nasa pamunuan. Basahin po natin ang aklat ng Efeso, Kapitulo 6, talatang 12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay di laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan. Ayan po, napakalina po yung sinabi ng ating pong kagalang-galang Apostol San Pablo. Ang ating daw pong pakikibaka ay di laban sa laman at dugo, hindi po ito patayan. Nakagaya po ng mga barbay na puta ng ulo, talagang madugo na labanan. Kundi laban na po ito sa labanan ng katuhiran. Hindi po ito patayan. Labanan ng katuhiran. May pagdabang po natin ang katuhiran ng ating pong dakilang ama. Yan po yung ating pong napagaharingin sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga nasa sansilukob sa bunsang libutan. Katuhiran po ng Diyos ang kanyang kalooban, ang ating pong pagaharingin. Dahil kung ang ating pong mga kalooban ng ating ama ang siyang magkakasabong Pilipinas at sa buong mundo, matatapos na po yung mga kawalang hiyan na yan. Yung kadiliman po na yan ay mahahawi na. Yan po ang pagdating ng wakas. Pero sinasabi ko wakas na yan, hindi po yan ang wakas ng pagkamatay ng mga tao. Kawakasan na po yan ng mga masasama. Mauubos na po yung mga masasama, gumagawa ng kasamaan sa kanilang kapwa. At sabi nga po ng mga aking pong banal na kasulatan sa Apokalipsis Kapitulo 1, Kapitulo 21, talatang 8. Basahin niyo lang po yan. Tingnan niyo po kung kasama po kayo sa mga sinasabi doon na ihuhulog sa apoy ng impyerno. Kaya po sa mga nasa pamunuan, ako po'y nananawagan sa inyo. Ang sabi po ng Panginoon, ano man ang ginawa mo dyan, sakaling kita na yan na sumasampalataya sa akin, hindi mo sa kanyang ginawa, kundi sa akin. So, ibig sabihin po pala, lahat ng ginagawa mong masama sa iyong kapwa, nagkasip ka ng masama sa iyong kapwa, hindi mo yan sa kanya ginawa, kundi sa Diyos. Kaya, mga kapatid ko sa pananampalataya, habang may oras pa, habang may panahon pa, magsisinapo tayo at magbago. Dahil nasa panahon na po tayo ng paghuhukom. Nasa panahon na po tayo ng lahat ng mga kaparusahan ay ibinulaos na po dito sa ibabaw ng sanlibutan. Marami akong, marami para akong mga salok ang ibinulaos. Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, matakot po tayo sa lahat po ng ating mga ginagawa at sa lahat po ng mga may katandaan na yung pong sinasabi ng mga tao na sa alas 4 na ng hapon ng kanilang buhay, panahon na po upang tayo po ay maglingkod sa Diyos. Dahil kailangan na po natin paghandaan kung saan po tayo patungo. Kailangan na po natin makarating sa tunay nating tahanan. Yung pong tahanan na inihanda sa atin ng ating pong Panginoong Jesus. Kaya nga po sinabi niya, makakarating daw po sana tayo sa kanyang kaharian kung di gayon ang inyong mga ginagawa. Kaya nga po tayo patuloy at patuloy na nabubuhay. Yung po yung sinasabing reincarnation na hindi ninyo mapaniwalaan. Yung mga tao nung kapanahon nila, ang Panginoon, yung propeta Moises, ni kung sino-sino ba ang mga propeta nung kapanahon nila, hindi nyo po ba nalalaman ang huwagan ng buhay ng tao na tayo pa rin yung mga tao na yun hanggang sa ngayon. Bakit at patuloy-patuloy tayo nagbubuhay dito sa ibabaw ng lupa? Kasi binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoong Diyos, ng ating dakilang Ama, ng pagkakataon na tayong lahat ng mga tao dapat ay magbago na para makarating na tayo sa dapat nating patunuhan sa ating tunay na tahanan. Dahil ito pong ating daigin na ito, hindi po ito sa atin. Sa mga elemento po yan, sila po yung tunay na nakatira dito sa daigin na ito. Nakikiskwater lang po tayo dito.
Naiintindihan niyo po ba? Kaya mga kapatid po sa mananampalataya, kailangan po marami po tayong alaman, karunungan sa banal na kasulatan. Isa rin po ito sa makapagliligtas sa atin. Yung makapag-ipon tayo ng kayamanan sa langit, hindi po dito sa lupa. Alam ko naman po yung dahilan niyo kung bakit gusto ninyo ang baksinan na lahat ng mga tao. Ayong mga namumuno. Nais nyo kumita ng impact sa lapit. Pero kanda ninyo, isang pusing, kahit sikundulin, wala kayong madadala sa alamdan. Dumating kayong hubad, dito sa sangkalupaan, babalik kayong hubad sa alamdan. At kung tayo, huhuman ng ating dakilang ama. Basahin po natin sa aklat po ng Roma, Kapitulo 14. Roma, Kapitulo 14, talatang 11. Ito po. Sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawat tuhod ay luluhod, at ang bawat hila ay magpapahayag sa Diyos. Kaya nga, ang bawat isa sa atin ay may magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Narinig niyo po, napakalino po yung sinabi po ng ating kagalang-galang na Apostol San Pablo. Bawat hila ay magpapahayag sa Diyos. Tatanungin ka kasi niya, ano ba ang maginawa mo nung nabubuhay ka pa sa ibabaw ng lupa? Puro ba kasamaan? O mga kabutihan, na yung mga kapuspalan, yung mga may hirap, pinagkakalooban mo ng kabutihan loob, hindi mo sila pinagdadamutan. Yung mga biyaya na pinatanggap mo, ibinabahagi mo sa kanila. Nagagawa mo ba yan? Lalong-lalo na po sa mga mayayaman. Huwag mo po nga pag yung kayamanan na yan. Iiwanan nyo rin lang po yan. Wala po kayong madadala kahit saan po sin. Tandaan nyo po sinabi ko. Lahat yan, iiwanan nyo. Kaya lang po yung pag-iwanan nyo niyan, kung saan kayo patungo na hindi kayo nakagawa ng kabutihan. Kung halimbawa napunta kayo sa impyerno, paano mo ba sasabihan yung mga anak mo? Anak, ipamahagi niyo yung mga kayamanan ko na yan ay iwan ko sa inyo para huwag na kayong makarating dito, napakainit dito. Napakahirap ng kalagayan dito. Habang panahon akong magdudusa dito, sana huwag niyo pong sundan yung mga ginawa ko. Magbago kayo, magsisi kayo. Ganun po nangyari kay San Lazaro at kay Solomon. Isang mayaman at isang mahirap. Pinagdamutan niya yung taong mahirap. Nung namatay silang dalawa, yung mahirap, nakarating na kalangitan. Yung mayaman, nandun sa naglalaglag at umaapol na impyerno. Balik po pala tayo sa ating po nga binabasa sa aklat po ng mga awit, Kapitulo 2. At ang mga bayan na mag-aakala ng mga walang kabulang bagay. Totoo po yun, walang kabulang bagay. Yung mga baksin-baksin po na yan, walang kabuluhan niya sa harapan ng dakilang ama at sa harapan ng Panginoon. Walang kabuluhan niya, tandaan niyo po sinabi ko. Mapapahamak lang po kayo dyan. Ang mga hari sa lupa ay nagsisihanda at ang mga pinuno ay nagsasundo na yan. Laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahira na langis na sinasabi. Lagutin natin ang kanilang tali at ating waksi ang kanilang mga kanali sa atin. Kaya po yung binuo nilang New World Order na yan, dahil po ito ng mga pinuno ng iba't ibang mga leader ng bansa at mga pinuno ng iba't ibang religion. Di po ba natupad na yung nasa malalang kasulatan? At magtayo na lang po kayo ng bagong yung third temple? Wala po kayong alam sa banal na kasulatan. Bakit? Hindi nyo po ba nalalaman ang tunay na templo kung sino? Noong unang panahon, noong panahon ng Panginoon Jesucristo, sino ba yung templo? Di ba yung Panginoon Jesus? Noong tao pa siya? So sa panahon natin ngayon, ibig
sabihin, yung teleteko na yun, tao din pala yun. Ngayon, nalaman nyo na ang katotohanan, ano? Dahil ang tunay na templo ng Diyos ay tayo mga tao. Hindi yung mga ginagawa ninyo kahit gawin nyo pang ginto yung mga templo na yan. Kahit kailanman, hindi tatahan ng Diyos dyan. Dahil ang Diyos ay hindi tumatahan sa templo ang gawa ng tao. Dahil ang templo inatahanan ng Diyos ay tayong mga tao. Kung magpapagawin ka sa Diyos bilang kasangkapan ng kanyang katuwiran at kalooban niya, gagawin kanyang tahanan, gagawin kanyang templo. Subalit kung kulang sa mga gagawin mo, na wala kang awak, wala kang malasakit sa iyong kapwa, ikaw ay templo ni Satanas. Pasensya na. Kaya rin po, tayo po yung mga ginagawa ng mga namumuno na to, nagtayo po sila ng New World Order. Pinalitan niyo po yung tunay na order ng Diyos, ito pong Ten Commandments. Pinalitan niyo po ng New World Order. Nagkakasal po kayo sa harapan ng dakilang Ama. Dahil nakalagay po dito sa banalang sulatan, ambayan yung ano, isang tuldok, isang tuldik, yung magbawas po daw po ng kautusan. Yung babaguhin mo yung kautusan, malaking kasalanan po yan sa harapan ng dakilang Ama. Ito po yun sa aklat ng Deuteronomio. Ito po. Huwag ninyo, Deuteronomio kapitulo 4, talatang 2. Huwag ninyong daragdagan, ibabawasan ang salita na aking utos sa inyo upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking inuutos sa inyo. Gawa na po yung Ten Commandments. Bakit kailangan nyo kayong palitan? Sino ba mas mataas sa inyo? Kayong lahat ng mga leader na matataas ng ibang bansa, kayo ba o ang Diyos? Bago kami sumunod sa inyo, sa Diyos muna kami susunod. Tandaan niya ang sinasabi ko. Hindi kami susunod sa inyo. Bago kami sumunod sa inyo, sa Diyos muna kami susunod. Walang ibang makakagulo sa amin kundi ang aming Panginoong Diyos. Mas higit siya na makasal. Dahil kahit kayo, kaya na kayong patayin sa isang sagit, sa isang sapata. Kapag ninais niya, lahat kayo ay kaya niya tanggalan ng buhay. Kaya mas natatakot po ako sa pumapatay ng kaluluwa, hindi yung pumapatay ng aking katawang laman. Yan po ang pinatatakutan ko, yung pumapatay ng kaluluwa. Sino po kaya yan? Ito po yung ating pong dakilang Ama at ang ating Panginoon. Bakit? Ang Diyos po ay pumapatay at siya pumubuhay. Basahin po natin para maniwala po kayo. Ito po sa kapon ng Deuteronomio, Kapitulo 39 at 32 hanggang 39. Ito po ang katakutan talaga ninyo. Mas katakutan ninyo ang Diyos kesa sa mga tao yan. Kahit gaano pa kataas ang kanilang tungkulin o posisyon sa gobyerno, hindi po ako natatakot sa inyo. Ang katakutan ko ang ating dakilang Ama dahil siya ang pumapatay at siya buong buhay. Ito po, at Deuteronomio Kapitulo 32, talatang 39. Tingnan ninyo ngayon ako nga sa mga tuwit bagay, sa mga tuwit bagay ako nga, at walang Diyos sa akin. Kasi po, nagpapanggap kayo yung Diyos dito sa lupa. Kaya po, sabi ng Diyos, walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay, at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugan, at ako'y nagpapagaling. At walang makaliligtas sa ating kamay. Kita mo? Kahit gano'ng makataas dito sa lupain ito, ikaw na pinakamakapangyarihan, pinakamayaman, kapag ninais ng Diyos na patayin ka, wala kang magagawa. Tandaan mo yan. Dahil Diyos, ang sabi nga ng hindi ko ako,
Kaya po, kayo'y mga nagpapanggap ng Diyos dito sa ibaba ng lupa, mag-isip-isip na po kayo. Dahil ang mga hatol po sa inyo ay nakababa na. Pero habang may panahon pa, habang may oras pa, magsisi na po kayo at magbago. At sa lahat po ng mga tao na nakikinig sa akin, sa buong Pilipinas, sa buong mundo, hanapin na po natin ng Diyos. Yun po ang sinabi po sa atin ng ating propeta si Tanyas, at ito na, Diyos. Ang bayan niya sabihan na hanapin ang Panginoon, ayun magtipisan. Oo, magtipisan. Oo, bansap, walang ayun yan. Ayan na po, sabi ng Panginoon, ayong mga namumuno sa iba't mga paaring ng mundo, wala na po kayong kanyan. Hindi po ako yung sabi niya ng Diyos. At sa lahat po ng mga tao na ayaw kang gumising hanggang magpahanggang ngayon, ang sabi naman po ng Apostol San Pablo sa inyo, o mga mangmang na mga ayaw gumising. Sige, magulo kayo hanggang gusto nyo. Pagising nyo isang araw, nasa harapan nyo na pala si namatayan. Tuloy po natin ang pagbasa dito. Bago ang pasyo lumabas, bago dumang parang gayami ang karawan, bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon, bago dumating sa inyo ang kaarawan ng galit ng Panginoon, hanapin nyo pananin yung lahat na maabot sa lupa na magsisigawa ng ayon sa kanyang katulad. Hanapin nyo ang katuwiran, hanapin nyo ang kapukamuan ay pala ay malilinig kayo sa arawan ng galit ng Panginoon. Kaya po sa lahat ng mga nabaunahan na talagang sa palagay ninyo, dahil sa mga sakit-sakit na nararanasan ninyo, hanapin nyo na po ang Diyos. May panahon pa po, may oras pa. Hanapin na po natin ang Panginoon. Dahil darating na po tayo sa sinasabi po ulit ni Propeta Sepanyas dito sa plat ng Sepanyas, Kapitulo 1, talatang 17. Hamburin na po ito. Talatang 17. At aking dadalhan ng kahapisan mga tao na sila magsisilakad na parang mga bulag. Eto po, at ako na po sumpa ang ipinadala po sa ating ng Panginoon. At sa lahat po ng mga tao gumagawa ng masama, isa kayo sa ating mga nito. Sapagkat sila nagkasala laban sa Panginoon, at ang kanilang dugo ay mabubugo na parang alabok, at ang kanilang katawan ay parang bugi. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang hintuman. Ayan daw, kahit gano'n pa kayo kayaman, kapag kayo'y pinarusahan ng Diyos, ihihiga kayo sa banig ng karamdaman. Yan po ang gagawin sa inyo. Kahit gusto nyo lang mamatay, hindi kayo mamamatay. Pahihirapan kayo dito sa habang buhay pa kayo. Pero pagdating nyo sa kalangitan o sa eterno, mas lalo kayong kahihirapan doon. Ito po ang mangyayari sa mga taong gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang bituman ay hindi makapagilitan sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon. Bakit po ba na po ang Panginoon sa inyo? Dahil sa paggawa ninyo ng masama sa inyong kapwa, na wala kayong awa, wala kayong malasakit sa inyong kapwa, inihalal pa naman kayo ng taong bayan upang yung taong bayan ay inyong paglingkuran, pagmalasakitan, kaawaan, lalong-lalo po yung mga may hirap na mga nangangailangan ng tulong. Kapag ka kayo nangailangan sa kanila, pumupunta kayo sa kanilang mga tahanan kahit na napakarumi ng mga tahanan at napakarumi ng mga paligid. Pero pagdating na kayo nakaluklok na, hindi kayo makita, hindi kayo mahanap para hindi na ng tulong. Hindi makapagliligtas sa kanila sa karawan ng apoy ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawak sa niya o sa kapilang ilabot na wakas nilang lahat na nagsisipahan sa lupain. Yan po ang mga mangyayari sa mga taong makasalanan na ayaw kilalanin ng Diyos, na ayaw makinig sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos, sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus,
Pero Diyos po sa lahat po ng mga tao na nais maghari ang ating pong Panginoon sa kanilang mga buhay. Pagharin po namin ng Diyos sa ating puso, pagharin namin ng ating Panginoon sa ating isipan, sa ating bibig. Ipahayag natin ang kanyang magbubuting gawa. Lumiwanag na ngayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang ating mga magbubuting gawa. At sa lahat po ng mga espiritu na katotohanan, mabuhay po kayo mga kagalang-galang. Inalulugdan po kayo ng Panginoon sa pagmumulat nyo sa taong bayan. At sa lahat po ng mga tao na isting, maglumabas na po kayong lahat. Ipahayag ninyo yung po yung inoto sa atin ni Propeta Isaias. Humiyaw ka na malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo yung tinig na parang pakakak at yung ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang sa sangbahayan ni BBM. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang lahat ng kapurihan, kapangyarihan at karangalan ay ating pong itinataas sa ating pong dakilang Ama, Siya Rawa. Maraming salamat po.